bottom sheet, cover sheet, cover sheet, pillow sheet, top sheet, pillowcase, and pillow. Ulitin natin ha. Bottom sheet, cover sheet, drawer sheet, top sheet, pillowcase, then pillow. So yung mga aling na yun ang kailangan. Pero kapag nandiyan si patient, dagdagan nyo ng bath blanket or ng towel. Bakit po? Kapag kasi may patient, tinatanggal agad yung top sheet natin. Hindi nyo na nilalagay muna yun. So ganun po. Pero syempre, ang tuturo muna natin yung sa online nyo, yung same sa online nyo para hindi mo na maguluhan. Ayan. Start tayo sa yes, bottom sheet. So, ang bottom sheet natin dapat po ay ano pong tupe? Anong fold? Nasa labas yung tupe. So, ang gagawin natin folding po ngayon ay single po. Single folding tayo. Pag sinabi natin yung single folding, mula bottom hanggang draw sheet, good to good. Then, ang top ang bad to bad. Kapag kasi butterfly yung fold natin, bottom to draw, bad to bad, ang top niya naman good to good. Babalikan nyo. Pero syempre ngayon kasi, ang tinuro ko sa inyo single lang, di ba? Yeah, usually kasi single, okay lang daw sa Manila field din dito sa may assessment. Sa Paete, sa Laguna yung single, wala daw problema yon. May iba kasi assessment center na medyo mahigpit sila pagdating sa folding. Usually kasi ang butterfly folding ginagawa to sa hospital, mga nakabase sa hospital. Siyempre, hindi pa naman kayo mag-nursing aid, makalangasin mo rin kasi ng healthcare, no? So, single muna tayo. Okay lang to, walang problema dito. Start kayo sa... Tugutan lang ba dito? So, dapat po, ano po ba yung good? Ito po ang good side, ito po ang... Bad side or the wrong side. Sa housekeeping kasi hindi nila tinatawag doon na bad side, wrong side, sa right side. Sa assessment naman, sa CG, walang problema yan. Ito ang good natin, ito po ang bad, yung baliktad. Ayan. Yung may tahe, yan po ang bad side natin. So, ang gagawin natin, good to good, bad. Then, fold again. Boom. Then, after nyan. Oh, diba, mas madali kapag pinapanood nyo kasi sa online. Ayan. So, ganyan lang naman ang pag-fold. So, para saan si bottom sheet? Purpose nito? Para saan to? Cover the mattress. Yes. To protect and cover the mattress. Next. So, may bottom sheet na tayo. Next natin ay rubber sheet. So, rubber sheet natin, may side na red, may green. So, si red, saan to? Day shift. So yung kuya. So ang gagawin natin, ang good side natin ay red. Since umaga tayo. One. Actually sa assessment, ang gamit nilang rubber doon, isang ano lang eh. Isang kulay. Yes, isang color lang. Meron kasing ganitong rubber sheet na lahat red. Actually ganun yung mga luma namin. Ayan. So, kung napapansin nyo, itong double edge natin, kapag ginababa namin lahat ng pinufold namin ni Miss Ruthlyn, lahat ng double edge natin facing upward, nasa ibabaw dapat yan. Ito, one, pinaka-edge itong ano natin, mga ginagawa. Ayan. So, yung po ha, nasa ibabaw dapat. Once kasi na nakaganyan yan, automatic, mali na yan kahit anong gawin yung paghila dyan. So, always remember, facing upward, then fold. Meron na tayong rubber. Para saan si rubber sheet? To protect the bottom sheet. Anong body secretion? Ayan, to protect the bottom sheet from body secretion. Saan po may mga body secretion? Blood. Yes. Urine, ihe. Urine, blood, sweat, ano pa? Pieces or stool. Ayan, yung dumi ni patient. So, syempre, ang gagawin natin, sa assessment po, ang draw sheet. Next natin, draw sheet ha. Ganito po, standard nila. Draw sheet natin? Yes, single size po, tapos hahatiin nyo. Yun ang standard na draw sheet. Kuha po.
Then, ang gagawin natin, good to good. And then, fold again. Sino pag-fold? Itong double edge natin, facing upward pa rin, dapat nasa ibabaw. 1, 2, itong mga edge natin, 2 hapo. Then, fold. Same procedure lang. Yes po, paulit-ulit. Ayan. So, anong purpose si draw sheet? Yes. From the secretion of the rubber sheet. Ang draw sheet po, ay, secretion na lang tayo. Ang draw sheet po for lifting and pulling of patient. Ito yung inihila ng mga nursing aid natin. Kapag ililipat si patient sa stretcher. Actually, ginagamit din to kapag wala tayong gate belt. Ang gate belt po, yun yung nilalagay sa bewang ni patient para doon kayo. Ayan, din yung hold si patient, ha? Hindi po dapat saan yung nilalagay, hindi dapat, ayan, dapat eh. So, iwasan nyo po na kapag magbubuhat kayo ng patient, dito sa braso nyo inihila, ha? Dapat po, nasa katawan po ang hawak nyo. Kaya ang iba, gumagamit ng gate belt. Or kung walang gate belt po, gamitin nyo po ay draw sheet. So, saan nilalagay ulit ang draw sheet? Sa bewa, pinatali lang kay patient, dun siya hihilahin, nililift nyo. Kuha po. Ayan. Next natin, si top sheet. So, si top natin, actually, marami kami para-paraho ng color ng inga. So, kapag nagpe-performance student, kapag malayo na kami, hindi na namin malaman kung tama o mali yung ginagawa nila. Kaya, sinasadya namin iba-iba yung color nila. Ayan. Kasi iba kayo nang umutin nila. Ayan. Next natin ay top sheet. So, ang top sheet natin dapat po ay 1-2-1. Ano pa nag-gitna ba rin ito? Ang tapang. Ayan mo. Pinalang ko rin mo. 2. So, ang double edge, facing upward pa rin po. Then, 4. Parang mas paganda ng linen na ito, ano? Dalawang mo. Ayan. Wala lang pong mag-uwi ng mga ano dito. Actually, ang dami namin towel. Ewan mo ba't nangyari? Ayan. Top sheet. Anong purpose si top sheet? Yes. Ito yung magsisilbing kumot ni patient. Sa assessment po, kailangan nagsasalita kayo. Kung anong ginagawa ko, yun din po ang gagawin nyo. Para nagde-demo. Yes. So, ganun na ganun po yun, mga madam, ha? Hindi po pwede na habang nag-ano, nag-tagalog. Pero pwede mag-tagalog, ma? Yes, pwede. Kung anong sinasabi ko, ginagawa ko, sing lang po. Walang pala kayo English din, ma'am, eh. Kung lang sa CPR. Kung sa CPR, kailangan English. Pero the rest, pwede naman mag-tagalog. By partner daw po. Yes, yun ang good news sa inyo. Dati, bit nagbawal ang may partner. Pwede na po mag-partner. Sa CPR po, isa-isa lang yun. Yes, syempre, isa-isa. Ano ka na yung partner ko si Tular ko? Ayan. So, next natin, si pillowcase. Ang pillowcase nyo, napakadali lang naman ito. Siyempre, kunin nyo yung pinakadula. Kaya natin isa kayo ng ano yung bombay. Iba ang ano. Parang pinakasalo. Parang pinakasalo. Yes po. Pinuho ko minalabas, tapos minalo. Then, meron na tayong pillowcase. Anong purpose ni pillowcase? May isang protective from the pillow. Yes. Protects. To protect the pillow. Protection daw. Ayan. Purpose ni, actually, tama naman sinasabi niyo, to cover the pillow, to protect the pillow. Yes! Yun naman talaga ang purpose ng pillow. Pero kasi sa medical po, ginagamit din ang pillowcase kapag walang hamper. Ang hamper po sa hospital, laundry basket. So usually kapag mga magdudumi ng mga linen natin, then walang available na ako. Yan, ang hamper, dito po yung nilalagay sa loob. Kuha po. So ano ang purpose naman ni pillow? To protect dahil. Masya, tama lang yung mga sinasabi nyo. Walang problema yun eh.
Ayan. Siyempre, give comforts. Ayan. Next. Ayan. So, okay na tayo. So, ang ginawa ko kanina, tinurn ko. Ayan, binaliktad ko. Dapat ang nasa top yun na ay bottom, rubber, drawsheet, and top sheet, and pillow. Pillowcase, then pillow. So, sa assessment, kapag nangingi si assessor ng isang set, ang nasa top na dapat ay matag na lang. So, start tayo ngayon sa paglalatag. Ngayon, madam, humuling ko dyan. Diyan ako mag-start. Sige, madam, hindi ako na yan. Kapag mag-start kayo kung saan yung nilapag, yung mga pinold nyo, doon kayo side ng bed mag-start. So, nandito yung mga pinold ko, dito ako mag-start. Ayan. Ngayon, i-open natin. Sorry, madam, ang nakay ko, ha? Ayan. Open nyo yung double edge natin. Dapat po facing, ayan, facing upward nga. Then, naka-lining sa gitna ng bed. So, gitna natin. Ito, ha, yung double edge. Then, sa anong headboard natin, footboard doon. So, dapat ang sobra niya o yung excess niya nandito po saan? Sa head po. Nasa headboard po. Yes po. Ayan. Then, after niya, kuha ng isang layer. Bagsak niyo po. Ayan. Balik. Fold again. Then, fold again. Sobrang portal naman na. Back up guys. Then after po niyan, yung excess dito na nasa headboard, itatak niyo po. Tak natin. Ayan, pansin niya niya mamuling. So, yung excess natin ay maulit ko, kailangan nakatak. So, itatak po natin. After nyan, miter. Paano po mag-miter? 45. Yung iba kasi ang ginagawa, nakahampa lang na ganyan sa kanila tinatak. Ibabahan nyo, wala namang problema kung ibababa nyo yan sa bed. Yes. Then, syempre, yan. Yung excess niya po, dito sa side na to, tap. Kuha po. Inahandahan na natin. Then, baba. So, ang gagawin ng partner nyo, aalalayan niya. Since medyo malambot kong tinan na to, may possible na kapag nag-tuck kayo, anong mangyayari? Yan. Sasama ko. So, tuck ulit na ako. Pero madami. Magaan pa niya ang kama. Gano'ng kagaan ang kama sa assessment, mas magaan po dito. Mas malikis yung dito eh. Ayan. So, meron na tayong bottom. Ayan. Bottom. Next, rubber. Ang rubber naman po, mula headboard, ang layo niya dapat ay ilang inches? 30 inches po kapag rubber sheet. Yes po, 30 inch. Dapat? Malapit. Yes. Po, ayan. Hold again. Back of your hand. Then roll mo muna. Ilalim ni bottom. Next, draw sheet. Ang draw sheet nyo naman po, mula po headboard, ang layo niya dapat ay? So, madam, dito kayo pwesto para makapag-video na maalos. 16 to 18 inches po. So, lagi niyong tatandaan yung double edge na sa ilalim ni rubber. Then, yung excess dito, tap niyo po. Mas maganda kung ang ginagawa niyo sa assessment naka body mechanics. So, sinabi natin body mechanics, ang naka-bend dapat sa inyo ay tuhod po, hindi niyo lipod. Kasi iba lang sa ganyan eh. So, yun po iwasan natin. Next natin, si top sheet. So, open nyo ulit yung double edge. Dapat nasa gitna. Ayan, hila. Mas mahaba sa paan mo. Yes po. Ang excess niya dapat nasa kanan. Then, after nyan, kuha. Pan-fold. Fold again.
Last time namin, madam, estudyante namin, 1-1-1 sila. Ayaw na sila. As one po ba yung, ano, as one yung pag-grade sa assessment? Yes po. As one po kayo nag-grade that first part? Dalawa na po. The next, after niyan, takti excess, same lang po. Okay, miter. Isobra dito, pakita, then baba. Bakit po hindi tinatak lahat ang side ng top shift? Bakit po? Diba sabi ko kanina, serve as a blanket ang top sheet natin. So, once na tinak niya ng pasyente nyo, nakatak lang din yung sabit. Pinalat niya na yung sabit. Ang protocol po or standard kasi natin, every 2 hours dapat si patient nagsaside lying. Bakit po? Para maiwasan magkaroon ng bed sore. Yun ang ano natin dyan ha. Siyempre, yung likod niyan, init. Pagpapawisan. Pag pinagpawisan, pinakawang rashes yan. Sugat ang labas niyan. So, after po niyan, una, pillow. Open niyo lang. Then, after niyan, pasa niyo sa inyong kamay. Yan, sa gitna po. Kunin niyo po yung gitna ng pillow natin. Then, para ano niya lang. Yes. Pasa ang lambot ng pillow na ito. Mas madali yung pillow dun sa ano natin. Hindi, actually may mga malalaking pillow dyan. Kasi sobrang laki naman, hindi ko yung pasubot. Pero naman, dapat po talaga hindi makawakan na sa pillow? Hindi po. Dapat po hindi nyo makawakan itong nasa loob. Po, yun ang iiwasan yun. They never po shake the linen. Yes, kahit yung mga pillowcase, bawal po, bawal din po yan. Especially yung mga soiled linen natin or mga duduming linen. Bawal po yung i-shake. Once pala nang nagpo-fold kayo, iwasan nyo yung mga linen nyo matama, tumama sa floor. Then after nyo, lagay nyo dito, start si Miss Routine. So, kabilang side naman, pulo, madam. Hindi na. Diba, swerte ng partner nyo. Pupul na lang siya. Maliban sa top sheet. Next. Ayan. Tuka. Yan. So, ito naman po ay
occupied. Pag sinabi nating occupied, ito yung may pasyente pong nasa loob. Last. Ito naman po ang tinatawag na open bed. So usually, yung pagkakaiba lang naman nila ni occupied, si open bed, may patient din yan pero nasa labas. So once na pumasok si patient dyan, for example, ikaw madam, upo ka dyan. Oh yes, upo ka sa side na yan, ayan. Madali niyong maiaangat yung paa niya kasi hindi niya nadadaganan si top sheet. Kuha po. Kapag nakahiga na siya, gagawin niyo na ang occupied bed. So, question po. Kapag magtutupi? Pang hindi lang cross leg. Pero, be sure na tatanggalin niyo muna si top sheet. For example, tinanggal ko. Ayan. Sa assessment kasi, binira ang mayroong bath blanket. Usually, ang lagi meron sila ay towel. Malaking towel. Actually, maghihiraman pa nga kayo dun eh. Ano na ginagawa? Bat. Hindi po, wala pa po tayong bat na meron. Ano na tayo dyan? Tubahan niya. Yeah, hindi po, papalitan natin ng... Ayan, ng... Yes, ng bedsheet niya. Hindi po ba? Bedsheet muna tayo guys ha. Papalitan lang natin ng bedsheet. Meron lang pasyente. Yung kanina wala tayong pasyente. So, ang gagawin natin, ibababa natin si top sheet hanggang baba. Sige, lahat po tatanggalin kasi bed stripping na tayo. Ayan, papalitan na natin. Yes. After nyan, saka niya siya ipapanata makabayang lupang minirang cross leg. Kaya natin tinanggal yun kasi mahihirapin siya kahit naginip nyo. Masyado malaki yung top sheet natin. Kapag napanata, balikat, bewang, kailangan hindi yung makitaan, tila. Ngayon, ang gagawin nyo po, taas nyo yung side rail. May side rail po yan, ha? So, visible lang, ha? Visible. Then, after nyan, hihilahin yung mga linen. Ito. Balik yun sa dati. Yes. Suksok nyo po sa likod, the patient. Tapos, saka bago. Babaguhin nyo na yung paglalagay. Yung hap kanina, kaya ba naman sa yung hap lang. Tapos hap ulit, ilalagay. Kapag na-hap nyo na siya, palilipatin nyo siya doon, tatanggalin nyo itong luma, saka nyo nang ilalagay yung bago. Kuha po. Kumbaga, yung paraan ng... Yes. So, mami, ibig sabihin, yung partner ko, huwag ka naaalalay niya siya. Hindi, meron yung side rail eh. Kaya di pala, bihira pala sa assessment or sa assessment center ang bed na may side rail. Usually kasi ganito yung mga gamit din ng bed, hindi yung hospital bed. Mahal kasi yun, 25,000 yun. Oo, may isang, yung ginaganap. Opo, hinahadjas. So, yun po, bihira naman po yun. Then after nyo, pwede yun naman eh, mami, ayan, alagay. Tapos yung isa yung partner, ayan, pwede makain. Kuha po ang bed making. Pag nalatag na, tagilid mo lang din. Balik ulit sa ano? Kabilang side. Okay lang ba kahit naka 45 degree? Ito halimbawa ang pataas. Yung tanda sa ano yung tuluhan niya. Ano pong 45 degrees ito ang tuluhan niya? Hindi po. Kailangan ano? Flat lang siya. Hindi nyo kasi ma-adjust yung yan nini niya. Flat position. Ipokoil mo na ito lahat. Ipokoil mo. At the same time, nilatag mo doon yung tila. Away po sa inyo ha, baka mamaya nagkakano ka ganyan ang gawa mo. Dapat hindi yan. Uy, pagkano mo na kumika. Di ba tapos? Nangalay na siya. Ayan, hilahin niyo yung bago, saka niyo siya i-flat. Ha po. Kaya hap-hap yun. Next. Pag may patient naman, hindi na natin nilalagay yung kumot ha. Kasi yung kumot, ikakover nyo. May possible kasi sa assessment nyo, ang gagawin nyo, by partner kayo yung magpo-fold, yung magtutupi, pero ang nangyayari si patient, pasyente, then isa nyo naman kasama, yung partner nyo, siya yung naman yung magtutupi. Ayan. So, pag ganyan-ganyan na yung patient. Test vice versa. Okay, so, ano pa kayo? Siya naman ang patient, siya naman ang patient. Ganun ang assessment. Ganun din naman, kapag
paligo eh. After mo siya paliguan, ikaw lang paliguan niya.